Bongbong. Senator Bongbong. Ano bang sense niyo doon? Kayo mga naka- ako hindi naiirita. Mm-hmm. Wala lang. Wala lang. Kulika lang ha? Oh. Well, presentasyon na ebidensya ng isang panig. Hayaan natin sila kung anong diskarte nila. Tama man o mali, naka-boundary man sila o hindi, nasa sa kanila yan. Diskarte nila yan. Mm-hmm. Para nagkakaroon na ng issue dun sa dapat pa bang isama itong mga issue na ito kasi wala daw dun sa articles of impeachment. You are a lawyer so you would know ano ba ang dapat isama, dapat hindi. Because the contention of the prosecution is that they're not limited or confined to the what is enumerated in the complaint. Well, si Senate President Danilo na mismo nagsabi, medyo may mga kailangan i-correct, iwasto, iliwanag dun sa complaint. Kung dahil, kung ano man ang dahilan yan, hindi ko na alam at ayokong basukan, competence na house yan. Mm-hmm. Pero kung titingnan natin, Linda, Adele, yung ibang impeachment complaints sa ibang bansa, isa-isang article, isang act. In fact, umabot 25 up to 30, sometimes even 40 articles. Para one article deals with one specific act or omission. Mm-hmm. Para maliwanag ko na yung nais mong patunayan, maliwanag ko na yung nais din pagtanggol ng depensa. You pointed that out during the first week, ano, 'di ba? Kaya nga nagkaroon ng resolution dun sa scope ng Article 2. But are you satisfied now with the way things are? Actually, Linda, una pa lang 'yan. Alam ko sa ibang article binasa ko na rin yung complaint. Sa ibang article may ganyang parehong sitwasyon din. Mm-hmm. Iba yung laman, iba yung pamagat ng article, iba yung laman, tapos biglang sa dulong paragraph, biglang may ina-allege sila na walang kinalaman dun sa mga naunang paragraph o article. Siguro haharapin namin ng paulit-ulit ito sa iba't ibang article ng impeachment. Naalala ko nga yung in the first week, Senator Chis, tinanong mo, sino ba nagsulat nito? Naalala mo yun? Actually, walang gustong umamin. Okay, blind item, clue. Wala kang gustong umamin eh. So, ang mangyayari niyan ngayon, can we say that given the sentiments kanina, dead na yung issue ng 40%? Yun ang mahirap, Linda, na nagpepresenta ng ebidensya sa publiko bago ipresenta sa amin. Nakukuha na ng tao ng publiko tapos hindi naman pala papayagan sa loob ng korte. Unfair yun sa amin. Unfair din yun sa ibang tao. Sabihin, ang hihina naman ng mga senador, may ganyan pala, pero ganun pa rin yung decision nila. That's why we're trying to limit evidence that will be revealed to the public that has not yet been admitted or even presented in the impeachment court. Sana intindihin kami na magkabilang panig, depensa man o prosecution tungkol dito sa bagay na ito. I'd like to jump on that point, Senator Chis. Kanina, you raised the point na dapat ang prosecution lang at ang depensa ang pwede magsupina ng mga ebidensya because they will be the one to present. And then Senator Enrile came up with some kind of, let's say, Solomonic decision on that point. Well, hiniling ko at niliwanag ko, submission na lamang. Mm-hmm. So magsasubmit yung testigo pero hindi na siya kailangan tawagin panguli. Kasi hindi ito congressional hearing o senate hearing na pwede kami magpasabina ng dokumento. Mm-hmm. Dapat magkabilang panig, prosecution and defense ang magpepresenta ng dokumento. Pinasabina nga namin, kung ayaw naman i-offer ng defense, ayaw naman i-offer ng prosecution, paano namin i-consider yon sa pagdedesisyon? Mm-hmm. So, well, nag-invento kami ng panibagong category, submission. Submission. These are considered submitted documents for the information and consideration of the senator judges, but need not be identified by either side. Ideally, kasi in a perfect world, diba, Del, sa pag-practice, passive dapat yung judge. That's kami right. Dapat, hayaan mo mag-debate, mag-argumento, mag-presentahan ng kanya-kanyang ebidensya yung magkabilang panig. Kami, makikinig lang. Siguro, ngayon papasok yung pagsusot namin ng robe para maalala ng bawat senator judge na hindi ito congressional o senate inquiry. Ito ay trial ng Senado sa isang impeachment case. Well, we're getting a sense of that, no? Parang medyo nag-revert o nauuwi sa Senate investigation, blue ribbon investigation slash blue ribbon investigation. Ito, the manner by which senator judges are asking questions now. Pero I guess kasi wala kayong limit eh. That's in your rules. So. Yun nga yung pinanukala ko sana nung simula. In other jurisdictions, Linda, Adele, pwedeng mag-object ang prosecution or defense sa tanong ng isang senador. You said that at the very first day. Kanya lang, nagsimula na, may bago naman tayong mga presidents din dito, may bago tayong tradisyong ginagawa dito. So yun yung pumapasok. Dagdag pa siguro. Kahapon, kung mapansin nyo, yung 40% na yun, hindi testigo nagsabi nun, ha? Abogado nagsabi nun. Kaya nga eh, di ba? By a manifestation. Oh. Sa isang congressional hearing, pwede yon. Kahit sinong tanongin mo at sumagot, pasok na yun. Mm-hmm. Pero sa isang paglilitis tulad dito, dapat lahat ng ebidensya nanggagaling sa testigo. Mm-hmm. Okay, so Tony and Pinky, baka may tanong pa kay Senator Chis bago natin pakawalan. Pakawalan na. Pakawalan mo na. Release na. We discharge the senator judge.
Maraming salamat, Tony. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Thank you, Senator Cheese. Sa ating televiewers, maganda ka. Okay. Alright, dinischarge na natin dahil may susunod pa. Oo. Hindi ba? Nakasama ni Linda at ni Attorney Adele Tamano. They will be joined by Senator Judge Bongbong Marcos. At see, if you remember, si Senator Marcos was saying, ano ba dito? I need guidance from the Senate President, from the presiding officer, how we should treat Article 2. He was also one of those that went up to the podium and asked how Article 2 was supposed to be treated. Saka ano ang relation or connection na nung lahat nung tinatalakay, no, with the prosecution and the witness, yung SVP for marketing ng Mega World dun sa Article 2 at kahit siguro sa Article 3. Yes. Oo, dahil iniisip nga ni Senator Bongbong Marcos, parang medyo nalilihis na ba yung pag